Sa gitna ng mga panawagan na dagdagan ang sahod ng mga guro, kahapon inihayag ni Department of Education spokesperson Michael Pua na pinag-aaralan na ngayon ang kagawaran ng pagbibigay ng non-basic wage benefits o dagdag na benepisyo sa mga guro sa halip na taasan ang sweldo. Ayon kay Pua, kinukonsidera ng kagawaran na bigyan ng karagdagang allowances at kompensasyon ang mga guro pero tumanggi itong banggitin kung magkano. Narinig naman po ni Vice President Secretary yung hinaing ng mga teachers. That's why po what we will be doing is that we will be looking into non-basic wage benefits, no, that we can give them para naman po madagdagan yung take-home nila. And in fact, this has already been presented to the President and he has instructed for that to be looked into, na yung mga non-basic wage benefits ay tingnan natin kung ano yung pwede pa nating madagdag para sa aumento ng mga take-home pay ng mga teachers po. Ayon kay Pua, ang market standard ng sahod sa Pilipinas pagdating sa pangkalahatan, lalo na sa mga empleyado ng gobyerno, ay ang private sectors. Kaya't marami-ani ang kailangang ikonsidera at dapat balansihin bago maisakatuparan ang salary increase sa mga guro. We have to balance those things eh. Kasi if we increase the salaries of the basic wage, I'm talking about basic wage, if we make it too high, it will really affect the private sector kasi either lilipat yung mga teachers from the private sector to the government, no, or baka hindi kayanin ng private sector tapatan, baka magsira yung private sector. Taon-taon rin ani ang tumataas ang sweldo ng mga guro simula 2019 alinsunod sa Salary Standardization Act kung saan ang final tranche nito ay ipatutupad sa 2023. Samantala, plano rin ng DepEd na bawasan ang workloads ng mga guro at magdagdag ng mga non-teaching personnel na siyang tutugon sa administrative tasks upang makapag-focus ang mga guro sa pagtuturo. Meron pong plano ang ating department headed by the Vice President and Secretary Sara Duterte na ease off yung mga administrative tasks ng mga teachers kasi napapansin na bukod sa pagtuturo, meron din silang admin tasks. So, sa ngayon, ang plano natin, we need to upskill yung ating mga teachers. So, dahil doon, ang gagawin natin is mag-focus muna sila sa teaching, tatanggalin natin yung mga admin tasks. To complement that, we will perhaps have to hire non-teaching staff to handle those things. Sa ngayon, wala pang inihayag na budget proposal ang DepEd ukol dito. Janice Enjente, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.